Maglagay po tayo ng 3 cups malagkit na bigas dito. At atin po itong lutuin ng ilang minuto. Ayan. Ayan po, naluto na po ang ating malagkit na bigas. Tadaan! Tapos po, pagkatapos po nito, kunin po natin to at ilagay sa isang tub. At iset aside po muna natin. Ayan po. At dapat po nakapagpainit na po tayo ng ating kawali. Lagyan natin dito ang teacups ng gata po natin. Ayan. At pakaluin lang po natin to ng bahagya mga beha. At kapag medyo kumulo na siya, ilagay natin itong 1/2 cup ng white sugar. Yan po. At haluin po natin ang bahagya. At kapag natunaw na po yung ating asukal mga be, ilagay na po natin itong ating malagkit na kanin. Ayan, ilagay po natin to lahat. At kapag nalagay na po natin lahat, haluin po natin ito ng bahagya mga be. Sandali na lang, palitan nga natin itong aking sandok. Ayan, hindi na siya masyadong mahirap haluin. At halu-haluin lang ito natin mga be hanggang sa hindi na siya masyadong ganto kabasa. Ayan po. Halo-haloin lang natin ito ng maigi mga be. Maya-maya, okay na ito. Ayan po, medyo ano na po siya, tuyo na po siya. Ready na po ito para ating ilagay sa ating lalagyan mga be. Kunin na po natin. Ayan po. At dapat po nakapaghanda na po tayo ng ating lalagyan. Ayan po, nilagyan ko po ito ng dahon ng saging para mas malasa po ang ating ginagawa. Ayan. Ayan, ganito lang po. Kunuin po natin tong ating lalagyan. I-level lang po natin. Tansyahin. Ayan, depende lang po sa atin kung gano'ng kadami natin lalagay dito. At habang ginagawa po natin to, i-set aside po natin to pagkatapos. At magpainit po tayo lahat ng kawali natin. At ilagay po natin yung sobrang gata, coconut milk dito sa ating kawali. Ayan. At lagyan po natin to ng 1.5 cup ng brown sugar. Ayan po, para po sa ating tinatawag na latte. Ito po yung ipang-toppings natin sa ating bibingkang malagkit. Ayan. Haluin lang po natin ito ng bahagya mga be. Hanggang sa maging malapot na yung itsura niya. Ayan po. At eto na po yung ating latik mga be. Pwede na po ito. Atin na po itong ilagay sa ating ginawa kanina. Ayan. Medyo konti lang po yung nagawa kong latik mga be. Kaya okay lang yan po. Spread na lang po natin. Pero kung kayo po ay magluluto po ng ganito, damihan nyo po ng latik, mas masarap. At pagkatapos, i-bake po natin to ng mga ilang minuto lang. Mga 10 minutes lang po. Ayan. At eto na po ang ating ginawang malagkit na bibingka. Ayan. Excited na akong tikman to mga be. Mukhang masarap. At natapos na po tayo sa ating ginawa. Thank you so much po sa lahat ng sumusuporta sa akin. At kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, comment, share, and subscribe.
At pakihit na rin po yung bell button para ma-notify po kayo sa mga bago kong videos. Thank you!